kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. December 1, 1989, ang buwan, araw at taon kung saan ay namiligrong maagaw kay nooy Presidente Corazon Aquino ang Malacañang at ang posisyon bilang Presidente ng Pilipinas. Kung hindi siguro sa tulong ng eroplanong pandigma ng Amerika na nakabase sa Pilipinas, ay baka hindi na natapos ni Corazon Aquino ang kanyang termino. Kawalang tiwala sa pamamalakad at abilidad ni Corazon Aquino ang nagudyok umano sa mga sundalong miyembro ng RAM o Reform the Armed Forces Movement para mag-aklas at subukang agawin ang posisyon ng presidente para mapatupad ang kanilang pinaniniwalaang tamang klase ng pamamalakad. Mula kalagitnaan ng taong 1986 ay nagsimula nang magkaroon ng mga pag-aaklas sa mga sundalo laban sa administrasyon. Nasupil man ang mga naunang pagtatangkang iyon, pero itong 1989 na pagkukudeta ang siyang pinakamalaki at pinakapinaghanda ang plano ng mga tinatawag nilang rebuilding sundalo. Pinangunahan ito ng kilalang mahusay at matinik na sundalo na si Lieutenant Colonel Gregorio Hunasan kasama sina General Edgardo Abinina at retired General Jose Maria Zumel. Humigit kumulang 3,000 mga sundalong nagmula sa Scout Rangers at Marines ang kasama ni Hunasan para lusubin ang Malacañang. Kaagad na napas sa kamay ng mga tropa ni Hunasan ng Villamor Air Base, Fort Bonifacio, Sangley Air Base, Mactan Air Base sa Cebu at ilang porsyon ng Camp Aguinaldo. Nakubkob rin ng tropa ni Hunasan ng NAIA at kaagad na pinahinto ang operasyon at naglagay ng patrolya ang mga sundalong rebelde sa runway. Mula sa Sangley Air Base sa Cavite ay nagpalipad na ng mga eroplanong pandigma at helicopters ng mga tauhan ni Hunasan at kaagad na niratrat mula sa himpapawid ang Camp Crame, Camp Aguinaldo at pati mismo ang Malacañang. 3 oras na makalipas matapos lumuhod sa mga rebelde ang Villamor Air Base, ay kaagad na nanawagan sa himpapawid si Pangulong Cory Aquino sa mga tao na kailangan na daw durugin ang mga rebelding may kagagawan sa nangyaring kudeta. Kaagad na nagsagawa ng counter-attack ang gobyerno at pinadala ang 7 mga army trucks na punong-puno ng mga sundalong tapat sa pamahalaan. Dahil siguro sa takot ng Pangulong Aquino na maagaw ng mga rebelde ang Malacañang at sa rekomendasyon na rin ng kanyang mga pinagkakatiwalaang general, ay humingi na ito ng military assistance sa Estados Unidos na kaagad namang nabigyan ng go signal. 120 mga Marines ng Estados Unidos na nakabase sa Subic ang kaagad na pumwesto sa harapan ng US Embassy para dumepensa. Ayon sa mga istorya noon, na mismo raw si Pangulong Aquino ay kumbinsidong hindi obra ang sundalo ng pamahalaan kumpara sa abilidad ng mga rebelding sundalo sa pamumuno ni Hunasan na sanay na sa pakikipaglaban. Napakalaking bagay ang itinulong ng Estados Unidos sa laban na iyon ng gobyerno dahil sa pinalipad nilang fighter jet na F-4 na nagsilbing tagatugis sa mga eroplanong pinapalipad ng mga rebelde. Walang kalaban-laban ang T-28 Trojan na eroplano na pinipiloto ng mga rebelde sa fighter jets ng mga kano. Habang nag-umpisa nang mag-surrender ang ilang mga rebelde, ay kaagad namang nagpalabas ng kanyang pahayag ang Pangulo at sinabing 2 lang ang maaari nilang pagpipilian, ang sumuko o mamatay. Dahan-dahan nang nababawi ng tropa ng gobyerno ang mga kampo ng military na nakuha noon ng mga rebelde. Pero ang mga patakas ng mga rebelding sundalo mula sa Fort Bonifacio ay inakupa naman ang matataas na building sa Ayala Business Area sa Makati. Kahit na sinasabi ng gobyerno na kanila nang nadurog ang rebelyon, pero tuloy pa rin ang matinding bakbakan sa ilang mga lugar. Nagawa pang masunog ng mga rebelde ang Camp Aguinaldo, bunga ng howitzer na kanilang pinapaulan. December 7 ay tuluyan ang na-clear ang Makati sa presensya ng mga rebelde. December 9 ay isinurrender na ng mga rebelde sa gobyerno ang nakuha nilang Mactan Air Base.
Ito rin ang araw na siyang naging katapusan ng pakikipaglaban ng mga rebelde sa pamahalaan. Tadtad ng batikos ang pangulo sa nangyaring paghawak niya sa sitwasyon dahil sa direkta itong humingi ng tulong sa Amerika. Kahit na ayon sa iba, ito raw ay isang domestic na problema. Binigyan ng pangulo ng clearance ang tropa ng mga Amerikano na ratratin ang mga rebeldeng magtatangkang magpapalipad ng mga eroplano mula sa airbase na kanilang naagaw at pabagsakin ang eroplano ng mga ito sakaling kanila itong mapalipad. Ayon sa nooy isang opisyal na si Colin Powell, tumawag daw si Cory Aquino sa White House at humingi ng tulong para sa Air Force ng Amerika na bumbahin ang mga airbase na naagaw ng mga rebelde para maiwasang magamit ang mga eroplano para atakihin ang Malacañang. Pero imbis na gawin ito ng Estados Unidos, ay nagbalipad na lamang sila ng F-4 fighter jet para takutin at magbigay warning sa mga rebelde na hindi sila magdadalawang isip na ratratin ito sa oras na susubukan nilang magbalipad ng mga eroplano. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, hayaan niyo muna akong ipakilala sa inyo ang bagong channel na Chuck Namang, magbibigay ng aliw sa inyo dahil sa kanyang mga nakakamangha at nakakatuwang mga videos. Ito ang channel ng mga kwento ni Eduardo. I-click lamang ang link sa baba at syempre, mag-subscribe at panoorin. Maraming salamat po. Balik sa ating kwento. Ang nangyaring kudeta na iyon ay naging disaster sa panunungkulan ni Pangulong Cory Aquino. Kahit mismo ang sarili niyang vice presidente na si Salvador Laurel ay kumampi sa mga rebelde at nanawagan ng pagbaba sa pwesto ni Cory Aquino. Apektado rin ang takbo ng ekonomiya sa bansa dahil sa napakaraming mga investors ang nawala ng tiwala at natakot sa nangyari dahil sa ang bakbakan ay sumentro mismo sa business area sa Makati. Durog ang turismo sa bansa matapos ang kaganapan dahil sa maraming mga turista ang natakot ng pumunta ng Pilipinas. Ayon sa mga business leaders, umabot sa $1.5 billion ang naging epekto sa nangyaring rebelyon. Kaagad na nagutos ang pangulo ng imbestigasyon matapos ang insidente para malaman ang dahilan. Pinamunuan ito ni dating COMELEC Chair Hilario Davide Jr. at tinawag ang resulta ng imbestigasyon na Davide Commission Report. Ayon sa mga rebelding na huli at kinuhanan ng salaysay kung bakit nila ginawa yun, ayon sa kanila, nawala na raw sila ng tiwala sa administrasyon ni Cory Aquino dahil sa matinding graft and corruption na nangyayari sa kanyang pamumuno. Maliban pa sa reklamo nila na masyado raw maluwag ang paghawak ng presidente sa problema sa dumadaming mga makakaliwang grupo. Ang nangyaring kudeta na yon noong 1989 ang siyang pangwalo ng pagtangka ng mga rebelde na pababain sa pwesto ang presidente. Nasundan pa ito noong 1990 ng pangsyam at pangsampo at katapusang kudeta noong October 4, 1990. Bilang leader ng bansa ay napaka-importante ng tinatawag na tapang dahil kung makikita ng iba ang iyong kahinaan ay hindi sila magdadalawang isip na subukan kang patalsikin. Ikaw, sapat ba ang tapang ng presidente na iyong binoto? Gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador.